Ang pagiging leader ng isang bansa ay dapat may katangian na makakapagbigay ng inspirasyon sa iba na gumawa ng magagandang bagay. Pero kapag gagamitin na nila ang kanilang kapangyarihan para gumawa ng masamang hangarin, talagang mapupunta sa kapahamakan ang bansa ng kanilang pinamumunuan. Tara at kilalanin natin ang ilan sa mga pinakamasamang leaders sa kasaysayan at magsibisa ng leksyon ang kanilang pagkakamali. Number 13, Mao Zedong. Ang China ay isang bansa na mabilis na umuunlad at kasalukuyan ito ngayon ay isang malakas na bansa. Pero hindi lang ito nangyari ng isang gabi lamang. Nagsimula kasi ito nung si Mao Zedong na ang namuno noong 1943 at ginawa niya ang pinakamalaking genocide sa kasaysayan. Sa kanyang pamumuno, around 40 to 70 million na katao ang namatay dahil sa sapilitang paggawa, execution at pagkagutom. Kahit binigyan naman siya ng karangalan na ginawa niya ang China sa isang maunlad na bansa, wala pa rin makapagpaumanhin sa kanyang nagawang mga kasalanan. Number 12, Fidel Castro. Kapag ang isang tao ay sinira ang isang bansa dahil sa kanyang sariling paniniwala, talagang isa siya sa mga pangyayari na hindi malilimutan ng kasaysayan. At si Fidel Castro ay ang tao na siguradong pinagsisisihan ng Cuba. Noong nagsimula na siya sa kanyang pamumuno, hawak niya ang isang bansa na may umuunlad na ekonomiya. Pero sa loob ng 2 taon, pinatay niya ang 582 niyang kalaban sa politika para sa ganun ay manatili pa rin siya sa kanyang posisyon. At di lang siya nagtatapos roon, pinatupad niya ang kanyang komunistang pilosopiya at tuluyan na itong sinira ang buong ekonomiya ng bansa. Namuno siya ng 50 taon at sa mga oras na yon, ito ang pinakadelikadong panahon para sa mga tao sa Cuba. Dahil wala siyang pakikait papatay pa siya ng libu-libong katao at hindi niya din pinapayagan ang mga newspaper na kumalat at pinipilit niya ang mga pari, homosexuals at ibang tao na kinoconsider niyang immoral tungo sa mga labor camps para sa re-education at ginawa niya ito sa kahit anong paraan. Itinanggi niya rin ang mga basic human rights tulad ng freedom of speech ng lipunan at sa kanyang malupit na pamumuno, tuluyan na nitong sinira ang Cuba. Number 11, Robert Mugabe. Kahit hindi man ang Zimbabwe ay kadalasang nabibilang sa mga pinakasikat na bansa sa buong mundo sa kahit anong paraan, ang isa sa kanilang mga leaders ay na-manage pa rin para gawin ang sarili niya isa sa mga pinakasusuklaban na tao sa buong mundo. Si Robert Mugabe ay kilala dahil nakapag-torture ito ng napakaraming tao dahil lang sa suspisyon na sila ay nagdudulot ng problema o kaya parte sila ng oposisyon. Hindi lang yun, dinaya niya rin ang 2 eleksyon para sa ganun ay manatili pa rin siya sa pwesto at gumawa ng maraming krimen at nilalabag ang human rights. Kahit paulit-ulit na ang reklamo ng kanyang mga tao, ayaw niya pa rin bumaba sa kanyang pwesto at kinakailangan pang gumamit ng military action bago siya papababa dito. Number 10, Bashar al-Assad. Narinig mo naman siguro ang mga masasamang pangyayari na nagaganap sa Syria. Kabilang na yung mismong gobyerno na nila ang gumagamit ng tanke at rockets at tinitira ito sa mga kalaban at wala silang pake kahit tatama pa ito sa mga sibilyan. At ang tao na may kagagawan nito ay si Bashar al-Assad. Simple lang naman ang ginawa niya. Hindi niya pinayagan ang mga tao sa Syria para mamuhay ng mapayapa at wala siyang pake na gumamit pa ng pwersa laban sa mga umaayaw sa kanya. Meron din siyang sikreto na police force na tinatawag na Mukha Barat kung saan sila ay nanginidnap, tumutorture at pinapatay ang mga kalaban nila. Ang ganitong klaseng dictatorship ay ang dahilan kung bakit tuluyan nang nasira ang Syria. Number 9, Francisco Franco. Ang kahit sinong tao man na humingi ng tulong sa Nazi para umakyat sa posisyon bilang pinuno ay dapat kinakatakutan ng lahat at si Francisco Franco ay pinatunayan niya ito. Siya ang naging pinuno noong panahon ng madugong civil war sa Spain at namuno siya bilang general at diktador noong 1939 hanggang sa kamatayan niya noong 1975. Binatikos niya ang isang demokratikong gobyerno para umangat ang sarili niya sa kanyang posisyon at hindi niya pinapayagan maging malaya ang kanyang mga kalaban sa politika. Pinigilan niya rin ang kultura at lengguwahe sa mga ibang lugar at sinesensor niya din ang media. Siya ang may kumpletong hawak ng buong bansa sa panahon na yon at hindi siya umaayaw sa pag-torture ng mga tao na inaapi ang kanyang pamumuno. Number 8, Attila the Hun.
Kapag pag-uusapan natin ang mga malulupit na pinuno sa buong mundo, ang pangalan ni Attila the Hun ay palaging lumilitaw at may magandang rason naman ito. Siya ang namuno sa Hunnic Empire noong taong 438 AD hanggang 453 AD, at may reputasyon siyang pagiging uhaw sa dugo at mahilig siya sa labanan. Pinamunuan niya rin ang maraming atake tungo sa Roma at kilala din siya bilang The Scourge of God. Pero hindi lang ang Roma ang gusto niyang salakayin, kundi gusto niya rin sakupin ang buong Europa. Ang kanyang pangalan ay napakasikat bilang naghihimagsik ng lagim at sinisira niya ang kahit anong bayan man ang kanyang nadadaanan. Hindi natatapos ang kanyang kagustuhan na pumatay ng tao, at kahit ang sarili niyang tauhan ay mas takot pa sa kanya kaysa sa mga hinuhuli niyang mga bilanggo. Number 7, Vlad the Impaler. Sa pangalan pa lang niya, malalaman mo na siguro kung gaano ba siya kabagsik at napakalupit. Siyempre nga naman, paano ka makakakuha ng titulo sa pangalan mo na Impaler? Namuno siya noong 1456 hanggang 1462, at ang pangalan niya ay isa sa mga pinakakinakatakutan sa buong kasaysayan. Dahil din sa kanyang kagagawan, naging inspirasyon din siya sa storya ni Dracula, at dahil yun sa pagkababurito niya sa dugo. Pagchap-chap ng tao, pagtusok sa puwetan hanggang ulo, pagbabalat, paglibing ng buhay, at pagputol ng parte ng katawan ay ilan sa mga paborito niyang gawain sa pag-torture ng mga taong hindi niya nagugustuhan. Isa siyang masamang tao, at dapat lahat tayo ngayon ay magpasalamat dahil hindi tayo pinanganak sa panahon niya. Number 6, Saddam Hussein. Ang tao na to ay may pananagutan sa pagkamatay ng mahigit 2 milyon na katao. Si Saddam Hussein ay ang diktador ng Iraq noong 1979 hanggang taong 2003. Ang pamumuhay sa kanyang pamumuno ay ang pinakamatindi na kaparusahan para kahit kanino man. Nag-uutos siya ng mga chemical attacks, pagtanggal ng mata, pangbubugbog at mga electric shocks sa mga tao. At di lang yun, dahil siya rin ay napakasadista. Kapag nagtutorture siya ng tao, gumagawa siya ng video recordings nito para mapanood niya ulit at ma-enjoy. Marami siyang nagawang mga kasalanan, hindi lang sa mga kanyang kalaban, kundi kahit ang mismong supporters niya ay natatakot na rin dahil baka madamay pa siya sa galit nito. Inabot pa ng 2 gera bago mahuli si Saddam, at binitay siya noong 2006 nang siya ay hinatulan ng buong mundo na guilty sa paggawa ng krimen laban sa sangkatauhan. Kahit binitay naman siya, ang kanyang mga masamang alaala na iniwan niya sa tao ay hindi talaga malilimutan sa tagal ng panahon. Number 5, Genghis Khan. Wala na sigurong mas malupit na pangalan kaysa kay Genghis Khan sa buong mundo. Siya ang emperor ng Mongolia noong 1206 hanggang 1227. At ang kanyang pagiging malupit na tao ay talagang sikat sa buong mundo. Pinamunuan niya ang kanyang mga tao sa maraming mga tagumpay sa labanan, at sinakop din ito ang karamihan ng lugar sa China. Siya ay napakawalang awa na tao at walang pake sa pagpatay ng tao. Sa katunayan, ayon sa mga istorya, ang kanyang mga tauhan daw mano ay umiinom ng dugo ng kabayo kapag nauubusan sila ng tubig sa paglalakbay. Estimated na 20 to 60 million ang namatay sa panahon ng kanyang pamumuno, at ang kanyang militar ay nakapatay ng 15 million na katao sa Iran Plateau lamang. Ang kanyang paraan ng pananakop ay napakamarugo at walang awa. Dahil sa paniniwala niya sa bilis kaysa sa lakas, siya ay hindi humahawak ng mga bilanggo. Sa katunayan, ang promotion sa kanyang army ay base lang sa ilang tao ang pinatay nila. Number 4, King Leopold II. Si King Leopold II ay ang second king ng Belgium noong 1856 hanggang 1909. Sa kanyang pamumuno, nagkaroon siya ng nickname na The Butcher of Congo. Ang rason dito ay dahil ang Congo ay napakamayaman sa rubber, at gusto niya rin itong pagkaperahan. Kaya ang ginawa niya, inutusan niya ang kanyang mga sundalo para atakihin ang kolonya at pagpapatayin sila. Mahigit 10 million na katao ang namasaker dahil sa kagagawa niya, at dahil lang yun sa kagustuhan niyang magkapera. At di lang yun, napakalupit niya rin mambabatas at napakawalang awa dahil inutusan niya rin ang kanyang mga army para putulin ang kamay ng mga trabahante niyang mapanlaban, at ginagawa silang example para sa iba. Noong nalaman na ng buong mundo ang kanyang kagagawan, pinilit siya ng gobyerno na alisin ang kanyang kontrol sa Congo, at inabot pa ng matagal na panahon bago pa nakaahon muli sa hirap ang mga tao dahil sa kanyang nagawang krimen. Number 3, Emperor Hirohito. Si Hirohito ay ang naging emperor ng Japan dahil namana niya ito noong 1910.
26. At sa panahon na yon, ang Japan ay isa sa mga pinakamakapangyarihan na bansa sa buong mundo. At ang pangarap ni Hirohito ay hindi lang doon nagtatapos. Ginamit niya ang Second World War para agresibo niyang palawakin ang teritoryo ng Japan. At ang pagbomba sa Pearl Harbor na siguro ang dahilan kung bakit nagtapos na ang kanyang pamumuno. Hindi naman siya direktang may kagawa ng maraming krimen sa panahon ng gera. Sumasang-ayon naman ang lahat na may kakayahan siyang pigilan ito, pero wala siyang ginawa. At sa panahon din ng kanyang pamumuno, libo-libong katao ang nagahasa at namatay sa Nanking Massacre, at ang Unit 731 ay malayang nakapatay ng 300,000 na katao dahil sa human experimentation. Number 2, Joseph Stalin. Kapag ang isang tao ay isang magnanakaw at mamamatay na tao noong panahon ng kanyang kabataan at humawak ng isang mataas na posisyon, talagang asahan mo na may mangyayaring masama sa kinabukasan. At pinutunayan ito sa pamamagitan ng kagagawan ni Joseph Stalin. Siya ang dictator ng Russia noong 1922 hanggang sa taong 1953. Pinamunuan niya ang Russia ng may kompletong kontrol sa lahat ng parte nito. Hindi din siya napipigilan sa paggamit ng puwersa at karahasan laban sa mga tao para mapanatili lang siya sa kanyang posisyon. Nang siya ang naging pinuno nito, inagaw niya ang kalupaan ng milyong-milyong magsasaka at yung mga tumanggi ay pinapatay. Nang dahil sa kagagawa niya, nagdulot ito ng malawak na kagutuman at nagdulot ito ng pagkamatay ng maraming tao. At para manatili lang siya sa kontrol, hindi niya lang pinatay ang kanyang mga kalaban, kundi pinatay niya rin ang mga pamilya na sumusuporta sa kanila. Pinapaniwalaan din na may pananagutan siya sa pagkamatay ng mahigit 20 milyon na katao at humigit 1.5 milyon na babaeng Germans ang ginahasa sa panahon ng kanyang pamumuno. Napakasikat niya rin dahil sa kanyang pinapaniwalaan na kasabihan. Ang pagkamatay ng isang tao ay isang trahedya, pero ang pagkamatay ng milyong katao ay isang statistiko lamang. Ganun lamang kaliit ang halaga ng buhay ng tao para sa kanya. Meron din siyang secret police na pinapayagan ang mga tao para mag-espiya sa isa't isa. At walang makakapagpigil sa kanya sa pagpatay o pag-torture man ng tao. Number 1, Adolf Hitler. Kung may isang bagay man na pwede pagsang-ayunan ng lahat, ang pamumuno ni Adolf Hitler ay ang pinakamasamang nangyari na naganap sa mundong ito. Tumaas ang kanyang posisyon sa pagkatapos ng World War I at naging kanselor ng Germany mula 1933 hanggang 1945. Sinimulan niya ang World War II sa buong mundo para lang mapataas na ang kanyang pwersa, pero di lang nagtatapos doon ang kanyang mga kalupitan. Responsable din siya sa Holocaust, kung saan pinatay niya ang isang komunidad dahil sa paniniwala na dinudumihan lang nila ang mundong ito. Sa kanyang mga utos, may mahigit 50 milyon na katao ang namatay, at responsable din siya sa pag-torture at lagim na dinadanas ng maraming tao. Nagsagawa din siya ng human experimentations at nagsagawa rin ng maraming pagpatay ng mga inosenteng tao sa mga concentration camps. Wala na sigurong tao ang sinasang-ayunan ng lahat na ang pinakamalupit na tao sa buong mundo. Sa panahon din ng kanyang pamumuno, dito naranasan ang pinakamadilim na kasaysayan ng tao. At sana, wala nang taong makakahawak ng puwersa na kasing tulad niya. At sila ang ilan sa mga pinakamalupit na leader sa buong kasaysayan. Kung may alam kang mas malupit sa kanila, mag-iwan ka ng comment sa ibaba. At huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at hit mo na din ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos na ina-upload ko kada linggo. At maraming salamat sa panonood, kaibigan!